Yo, what's up mga parts? May Red Light Moto. Hello po sa aking mga followers and subscribers dyan. Ayan, may sasagutin lang tayo. Actually, hindi sasagutin ano. Gusto ko lang i-share yung aking experience dito sa ating upgrade na 166cc. Kung satisfied ba ako o hindi sa load ngayon ng motor ko, sa upgrade ngayon ng motor ko. So, ayan, gusto ko ipaliwanag sa inyo. Ito, honest na sagot para sa mga may balak magkaraga ng kanilang mga motor. Para kahit paano, ma-share ko sa inyo kung ano bang dapat gawin kapag nag-upgrade tayo ng like this, nag-bore up tayo. Ano, so ayan. Satisfied ba ako sa takbo ngayon ng motor ko? Sagutin natin. Satisfied ba ako sa takbo ngayon ng motor ko? Ayan. Sagutin natin. Para dito tayo. Napakabilo naman ang daan dito eh. Four lanes yan, and then walang mga bahay, walang mga tao. May bahay pero dun sa kabila. Ayan, sa kabilang kalsada pa yan. So, malapad pa yan. And then wala naman bira na may dumadaan dito. Yeah, dito lang tayo sa tabi. Ayan, ang ganda ng pinagpipiga natin, di ba? So, four lanes yan, and then, bira naman mga sasakyan dito. Halos walang dumadaan nga. May dadaan naman pa isa-isa lang, tulad yan, motor, isa. And then, kita nyo naman kung gano'ng ka lawak yan, four lanes na yan, wala kang makikitang sasakyan. No, kahit magtambay-tambay ka sa gitna, ayan, di ba? Ayan mga par, wag nyo tayo malayo sa topic natin. Satisfied ba ako ngayon sa load ng motor ko? Which is 166cc. Ayan, naka 166cc na tayo. Ang honest na sagot ko po ay not totally satisfied sa takbo ngayon ng aking motor. Ayan na po ano. So nagtataka yung iba, bakit daw nag-bore up na nga siya hindi pa satisfied. Bakit? Kasi po hindi naman po ganun kataas yung power na nadagdag sa motor natin. Bakit? Kasi po nag-upgrade tayo ng bore pero hindi tayo nag-upgrade ng cams. Stock cams po yung gamit natin. So, ano po bang purpose ng cams? Ang purpose ng cams ay siya po yung tumutulak ng balbula. Diba? The higher lift, the more volume of air and fuel na papasok sa chamber mo. Diba? The more volume of air and fuel na susunugin ng spark mo, mas power yung motor mo. Eh ngayon, nagpalit ka ng 66, hindi ka nagpalit ng cams, stock cams pa rin. Kung ano yung pinapasok ng stock cams nung naka 62 ka pa, ganun pa rin yung ipapasok ng air and fuel sa motor mo. Kahit magpalit ka pa ng jettings. Ang mangyayari niya, pag nasubrang ka naman ng laki ng jettings, mamumugak mo ang motor mo kasi hindi niya kaya sunugin lahat. Diba? Kasi may ipon lahat yan dyan sa may balbula mo pagka sobrang laki naman ang jets ang ilagay mo para lang habulin yung malaking papasok na air and fuel sa motor mo. Diba? So, ang masasuggest ko po, kapag ka nag-big bore kayo, 66, 68, magparit din po kayo ng higher lift cams. Bakit? Para mas maraming air and fuel volume na pumasok sa chamber nyo para hindi mahirapan yung combustion na itulak yung big bore ninyo. Kasi po yung stock cams ay naka-design for stock bore, which is 62. Diba? So, siyempre, ang lift ng cams natin, kahit naka first gen tayo, hindi naman ganun kataas ang lift nyan. Diba? Hindi naman yan racing cams. Kasi pag sinabi mong higher lift, it should be 7 something, 7.5, 7.8, yan mga gandang cams na ilagay sa mga higher bore. Para mas maraming air and fuel na pumasok sa chamber mo, mas maraming susunugin yung spark mo na air and fuel, mas malaking combustion, mas madaling itulak yung piston mo, ano, na malaki. Diba? So, nagigets nyo ba yung ibig kong sabihin? Kasi yung stock cams natin, yung pinapasok yan, yung stock na para sa 62mm. Diba? Hindi para sa 66mm. Diba? So, kailangan, iparehas mo sa power
ng upgrade mo dito sa gitna, doon sa taas, para mas maramdaman mo yung totoong upgrade ng motor mo. Ano po? So, even though kahit na napapatakbo pa rin natin siya ng 150 plus, 160, iba pa rin yung iba pa rin pagka nagpalit ka ng mas magandang, mas mataas na lift ng cams, mas mararamdaman mo pa rin yung power at speed ng motor mo kapag ka minatch mo yung air and fuel na papasok sa chamber mo para magmatch sa big bore mo. Ano par? Ayan, sa mga balak mag 68 at 66, ayan po ang masasuggest ko. Pagpapalit kayo ng bore, much better palit kayo ng higher lift cams para magmatch sa power ng motor nyo. Para mas maraming air and fuel makapasok sa chamber nyo, para hindi mahirapan itulak yung piston mo. Na po. Kasi yung stock cams nakadesign yan sa stock piston. Na po. Ayan. Sana may na-share tayo ng konti idea. Kasi honest, ano po yan? Honest na sagot ko yan. Ano po? So wala po tayong plastikan dito. Totoong yung sagot yan. Hindi po ako masyadong satisfied sa takbo ngayon ng motor ko. Hindi. Ano po? Kasi ramdam ko. Kasi ako matagal ko nang ginagamit yung motor ko. Kaya alam ko kung sobrang nilakas ng motor ko or sakto lang. May nadagdag naman ng power pero sakto lang. Yung hindi naman halos nalalayo sa power ng ating PCC. Ano po? Kasi nga, stock cams lang naman yung gamit natin. So, kasi ganun pa rin yung ipinapasok niyang air and fuel volume sa ating chamber kasi yung pa rin yung cams na gamit natin. Ano po? Ayan, sana malinaw yan. Sana naintindihan ng iba. Kasi yung cams po yung tumutulak sa balbula natin para makapasok yung air and fuel. Ano po? So, ayan. The higher lift the cams, the more volume of air and fuel na papasok sa chamber mo, the more power. Diba? Alright, sana malinaw yan mga par. It's me again, Red Light Moto. Thank you for watching. Don't forget to follow our Facebook page, Red Light Moto. Alright.